atin pong tunghayan ang huling kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Nasa isang flower shop si Tyler upang bumili ng bulaklak. Dadalaw siya ngayon sa sementeryo para sa kamatayan ng isa sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Habang nagmamaneho, ay naaalala niya ang mga masasayang araw nila habang ito ay nabubuhay pa. Kung hindi lang sana ito nagbuwis ng kanyang buhay, ay masaya sana sila ngayong nagkukulitan. Laking pagsisisi ni Tyler nang hindi niya halos mapagtuunan ito ng atensyon. Ni hindi na sila gaanong nag-uusap. Nang makarating siya sa sementeryo, ay bumaba na siya ng sasakyan upang dalhin na ang bulaklak na binili niya. Nang makarating sa puntod nito, ay ibinaba niya ang bulaklak at nag-alay ng munting dasal. Ipinagdadasal niyang sana ay masaya na ito kung nasan man ito ngayon. Habang nakatingin sa puntod nito, ay biglang tumunog ang kanyang telepono. May tumatawag sa kanya, at nang sagutin niya ito, ay pagalit itong nagsalita. Mukhang kailangan na niya umuwi. Kaya naman, nagpaalam muna siya rito bago umalis. "Sige na Rustom, aalis na muna ako. Hindi kasi ako nagpaalam kay Camila." Nakangiting paalam ni Tyler sa namayapang kaibigan. Habang nagmamaneho pa uwi, ay naalala niya ang mga nangyari noon. Isa pala si Rustom sa mga naunang sumugod sa abandonadong building kasabay ni na Violet. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay hindi ito alam ni Violet. At sa kasagsagan ng pakikipaglaban ay biglang may bumaril sa direksyon ni Violet. Agad namang naalarma si Rustom at hindi na nagdalawang isip pa na saluhin ang bala para kay Violet. Lingid sa kaalaman ni Violet ay may lihim palang pagtingin sa kanya si Rustom. Tila gumuho ang mundo ni Tyler nung nawala si Rustom. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na patawarin si Rustom. Ngunit nag-iwan ng sulat si Rustom na nagsasabing huwag na pakaisipin pa ni Tyler ang nangyari sa kanilang dalawa sapagkat magiging masaya siya kung saan man siya magpunta. Pagkarating sa bahay, ay nakita niya ang asawa niyang natutulog sa sofa. Kitang-kita niya ang pagod sa mukha ni Camila. Hinagka niya ito at nagising naman ito. "Saan ka ba nang galing?" tanong sa kanya ni Camila. "Dumalaw lang ako kay Rustom. Hindi ba't ngayon ang ika-anim na taon ng kanyang kamatayan? Kaya dumaan muna ako sa sementeryo bago dumaretso dito sa bahay." "Bakit naman hindi ka nagsabi? Sana nasamahan ka namin ng mga bata para nadalaw nila ang tito nila." "Sige, bukas sasamahan ko kayo ng mga bata." "Nga pala, nasaan na nga pala sila?" "Nasa taas natutulog. Napagod yata kakalaro." Napangiti naman si Tyler at bumalik ang alaala niya noong tinamaan ng baril si Camila. Akala niya ay katapusan na ng mundo niya, subalit pinalakas ng ina ni Camila ang loob niya. At nang magising nga ito, ay tila walang nangyari sa kanya. At habang nung panahong nasa operating room pa ito at lumabas na ang doktor matapos ang ilang oras na operasyon, ay malugod nitong ibinalita sa kanila na maayos na ang kalagayan ni Camila at tila nabunutan naman ng tinik si Tyler. At ang sunod nitong sinabi ang naging dahilan kung bakit siya nawala ng malay. Sinabi nitong, ligtas na rin ang anak nila ni Camila. At nang magising si Camila, ay agad niyang itinanong rito ang dahilan kung bakit nito inilihim sa kanya ang pagdadalang tao nito. Sinabi naman nito ang dahilan niya na tinanggap na rin naman niya. At ang kinaiyamutan niya ang malaman na may alam pala tungkol rito ang siraulong si Blake. Ni hindi man lang sinabi sa kanya nang walang hiyang yun. At gaya niya, ay wala rin kaalam-alam si na Austin. At lahat sila ay napatigil nang biglang pumasok ang isang ginang na may kasamang lalaki na wari niya ay mas matanda lang sa kanya ng ilang taon. At
At dito ay unang beses niyang nasaksihan ang pagpatak ng mga luha ni Camila. Buhay ang ina at kuya nito. At alam ito ng ama ni Camila. Ngunit inilihim lamang sa lahat upang maiiwas na sa kapahamakan ang kanilang buhay. Walang nakakaalam na siya ang pinuno ng organisasyon maliban sa dating kataas-taasan, ama ni Camila at kay Carlos. Tama si Camila ng hinala nung mga sandaling nabangga niya ang kanyang kuya. Minamatyagan siya ng kanyang kuya upang masigurong walang kapahamakan ang mangyayari kay Camila. At ang kanyang ina naman ang nagbibigay ng lahat ng misyon sa kanilang lahat. Ito rin ang nagbigay ng code kay Camila. At ngayon ay wala na si Gustavo. Namatay ito sa araw ng labanan. Kaya maaari nang matahimik ang kani-kanilang mga buhay. Si Gustavo ay kapatid ng ina ni Camila, subalit isa itong ampon. Kaya naman, alam nito ang buong pangalan ni Camila. At malaki rin ang galit at inggit nito sa ina ni Camila. Lahat ng mga ninakaw ni Gustavo ay napabalik sa mga nagmamay-ari. At ang perang naiwan nito ay ipinampagawa nila ng isang malaking village na naglalaman ng maraming mga bahay para sa mga kapuspalad. At dito rin niya nalaman na ang matalik niyang kaibigan nung sila ay mga bata pa ay walang iba kundi si Camila. Hindi niya alam ang palayaw nito, kaya naman, Alice ang tawag niya rito kasi naman nabubulol siya sa tuwing binabanggit niya ang pangalang Carmine Elizabeth. Hindi siya nagalit nung malamang isa pa lang secret agent si Camila. Proud pa nga si Tyler. Sapagkat bihira sa babae, ang ganito ang trabaho at naniniwala siya sa kakayahan ni Camila. Natakot si Tyler na baka magalit sa kanya ang ina ni Camila sapagkat alam niyang bawal sa kanilang organisasyon ang umibig sa kasapi rito. Ngunit isang ngiti lang ang isinagot nito sa kanya. At isang araw, isang malaking anunsyo ang ginawa ng ginang. Binubura na niya sa batas ang pagbabawal sa pag-iibigan ng mga kasapi ng organisasyon. At ang lahat ay nagdiwang, lalo't higit sina Austin at Violet. At matapos magretiro ng ama ni Camila sa unang posisyon, ay pinalta na ito ni Camila. Hindi makapaniwala si Tyler na ang mapapangasawa niya ay higit na mas mayaman at makapangyarihan kaysa sa kanya. At masaya siya para roon. At bago pa makapanganak si Camila, ay nagpakasal na muna sila. Pinaka ang grandeng kasalan ang kanilang kasal sa organisasyon. Sapagkat nag-isang dibdib ang nasa una at pangalawang ranggo. At ngayon ngay 6 na taon na silang namumuhay bilang mag-asawa. At biniyayaan pa sila ng isang kambal na lalaki at kambal rin na babae na nagngangalang Tristan, Trevor, Celine at Courtney. Kaya naman, talagang nahihirapan silang mag-alaga sa mga ito sapagkat ubod ng kulit ang mga ito. Pero masaya naman sila. Ang pangarap ni Tyler na makasama habang buhay si Camila ay naganap na. Hindi isinuko ni Camila ang kanyang ranggo sapagkat aayaw ito ni Tyler. Gusto ni Tyler ay parte pa rin ito ng organisasyon. At alam naman niyang magiging isang mahusay na leader si Camila. Masasabi ni Tyler na siya na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo sapagkat lahat ng panalangin niya ay natupad na ngayon. At ngayon ngay may sari-sarili na silang pamilya ngayon. Sina Austin at Violet ay mayroon na ngayong triplets at masaya nang nagsasama sa Hawaii, ang lugar kung saan nakatira si Violet. Si Sean naman ay may asawa na rin. Isang nagmamay-ari ng pagawaan ng mga armas ang napangasawa niya na nagmula sa bansang Russia at naninirahan na sila ngayon sa Russia at mayroon na ring 2 anak na babae. At si Blake naman ay masaya na ngayon sa piling ng asawa niyang isang doktor na nakasama niya sa isang operasyon, isa itong OB. At ngayon ay mayroon na silang 4 anak na lalaki. At ngayon ay buntis na muli si Amanda at nananalangin silang sana'y babae na ito ngayon. 2 o 3 beses silang nagkikita-kita at muling nagsasama-sama sa Pilipinas
upang magbanding kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Iyon ang kanilang paraan upang mabuo muli ang kanilang samahan. At sa tuwing sila'y nagkakasama-sama, ay naaalala nila ang mga panahong sila'y sinusubok at pinapatibay ang kanilang loob. Sa lahat ng labanan, ay sila'y magkakasama at hindi nila iniiwan ang isa't isa. Palagi silang nagdadamayan sa tuwing may problema ang kung sino man sa kanila. Hindi nila nakakalimutang kamustahin ang bawat isa. Lahat sila ay parte pa rin ng organisasyon at patuloy na nakakatanggap ng mga misyon. Sapagkat nanumpa silang, kailan may hindi nila tatalikuran ang organisasyong humubog sa kanilang mga pagkatao. Niyakap ni Tyler si Camila. Sa ikli ng panahong sila'y nagsasama, ay kaagad na nahulog ang loob niya rito kahit pa napakamaldita nito. Ngunit alam niya kung gaano kabuti ang kalooban nito. Mapalad siya sapagkat iniibig rin siya nito. Talagang tunay nga ang kasabihang everything happens for a reason. Sapagkat sila'y nagkawalay nung mga bata pa sila at ngayon muling pinagtagpo para sa isang misyon. At pareha silang kailan may hindi umibig sa iba. At hindi akalain ni Tyler na nahulog ang loob niya sa isang secret agent. Dahil sabi nga nila, love moves in mysterious ways. Gaano man kabigat ang pagsubok na dumating sa ating buhay, ay huwag tayong magpapatalo. Sapagkat may mga magagandang bagay na naghihintay sa atin na mangyari. At dito, mapapatunayan natin na ang taong nakalaan para sa atin, minsan ay minsan na pala nating nakasalamuha. At dito na po nagtatapos ang ating istorya. Walang hanggang pasasalamat po ang alay namin sa inyo sa pagsuporta ninyo sa bawat kabanata ng pag-iibigan ni Camila at Tyler. Naway patuloy niyo pong abangan ang bawat kwentong aking ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po.